Hello mga buddies! Guess what? Makikita nyo kung anong gagawin ko. Okay, so tuloy-tuloy lang panonood at tignan nyo kung ano yung isi-share ko sa inyo ngayong araw nito. Just keep watching! Ayan guys, so eto, hulaan nyo ko ano yung niluluto ko ngayon na isi-share ko sa inyo. Una, lagyan nyo ng gatas, fresh milk or evap, no? Any kind of evap. And then, para gusto nyong lumambot, dagdagan ng isang itlog. Eto ay para sa isang recipe lang, no? One egg. Break the egg, and then beat. Halo-halo lang, halo-halo. Halo-halo mga kaibigan, hanggang matunaw yung egg white. Yan, halo-halo lang mga kaibigan. Pwede nyo siyang gamitan ng beater, yung wire beater. Ako ito lang, rubber scraper lang ginamit ko. Okay na sa akin ito. Ganyan lang, halo-halo nyo lang muna para hindi siya mag-stick. Yung itlog, kailangan halong-halo. Tapos, dadagdagan natin ng half cup na sugar para medyo manamis-namis. Yan. Halo-halo lang mga friends, mga kabadis ko. Yan. Hanggang matunaw yung asukal. Tapos may dadagdag pa tayo dyan. Yung half teaspoon na salt or asin. Yan, dadagdag natin para malinamnam at magkalasa yung gagawin natin. Okay? So, guess what lang muna. Hindi ko muna sasabihin kung ano yan, ha? Tapos, eto dadagdagan natin ng yeast. Ang yeast kasi nabibili lang sa, meron ta sa tindahan, 5 pesos lang yan. Powder na yan. Hahalo natin, then tutunawan mabuti. Kailangan matunaw na mabuti dyan, and then i-debubble nyo ng mga 2 minutes or 5 minutes. Yan, halo-halo nyo lang. Ayan friends, medyo pasensya na kayo pag hindi masyadong maganda yung camera ko ha. Pipitsugin lang yung camera ko eh. Tsaka kulang ng memory. Kaya hindi ko lahat makuhanan ng video. Kasi medyo nagpo-full na yung camera ko. Yung cellphone ko. Ito lang yung gamit ng lola mo. Poor kasi eh. Pasensya na kayo ha mga friends. Then kabadis, instead of butter ang gagamitin natin. Kasi medyo bawal sa lola nyo ang butter. Kailangan oil muna. Kung hindi olive oil, corn oil ang gamitin natin, no? Sa dito sa ginagawa ko. So, tandaan nyo, oil lang, cooking oil, corn oil. Mas maganda kasing corn oil or olive oil kasi hindi siya natutulog. Okay? So, halo natin, halo-halo, halo-halo, yan. Ngayon, kasi medyo may natira pang gatas, lagyan natin ng konti para medyo lumambot siya. Yan. Kung medyo hindi kayo satisfied sa paghahalo ng rubber scraper, pwede natin gamitin ng ating kamay. Basta malinis, no? Ako hindi ko kasi ugali yung nagsusuot ng gloves kasi parang kulang yung trabaho ko pagka nakasukot yung kamay ko. Ayan. So, ginamit ko yung kamay ko para mas maganda ang halo. Pero naghugas ako dyan, friends, sa mga kabadis. Hugas yan, malinis yan. Alam nyo naman ang lola nyo. Oh, di ba? Sige na. Favor naman sa lola nyo.
Baka gusto nyo naman i-click yung like dyan while waiting. At saka yung subscribe and share. Okay? At saka na rin yung notification bell. Thank you! Tuloy-tuloy lang ang pagmasa para halong-halo siya. Yan, ngayon kapag alam nyo na malambot pa, medyo wisikan nyo ng konting arena para tumigas ng konti kung masyadong malambot, ha? And then halo ulit. Okay, tuloy lang ang masa. So, siguro ngayon, alam nyo na kung ano yung ginagawa ko. Sige nga mga kabadis, kung alam nyo, comment nyo nga dyan sa section, sa comment section sa baba, kung alam nyo na ito. Okay, pagka okay na yung masa niyan, okay na, balutin natin ng plastic para hindi siya tumigas at hindi mahanginan. Then leave it for 2 hours. No? Hayaan muna natin siya ng 2 oras. Ibalot natin sa plastic para hindi siya tumigas. Ayan, so leave it, iwanan natin for 2 hours. Tapos, ipiprepare naman natin yung filling. Feelings. Feelings. Okay, ano ba yung ifi-fill natin? Ano yung ipapalaman natin? Okay, ang ginamit ko ay bituelas, yung white beans o soybeans. Okay? Ayan, so binlend ko para maging pino siya. Pero nakalaga na yan. Ha? Nilaga ko na yung soybean or white beans. Nilaga ko na hanggang yung malambot siya. Tapos yan, i-blend mo siya. And then, iluluto mo siya ulit na may kasamang sugar and milk para may lasa. Okay? Halo-halo lang mga kabadis ay halo-halo nyo para kayong nagluluto ng ubi baga. Okay? So, hanggang tumigas yan na pwede ninyo na siyang ibilog. No? So, halo-halo nyo lang with low fire para hindi siya masunog mga kabadis. Tuloy-tuloy lang ang halo. Huwag naman masyadong mabilis para hindi mangalay yung kamay nyo. Okay? Tuloy-tuloy lang ang paghalo. Tuloy-tuloy lang ang paghalo. Mga kabadis, pwede na natin siyang ihinto, no? Kasi yan, malapot na siya. Pag lumamig kasi yan, medyo titigas na. So, kasi mainit, kaya parang ano pa. Pero okay na siya, sticky na, malambot na yan. Mahuhulma na natin yan. So, patay na natin, pwede na natin iset aside, palamigin, tapos huhulma na tayo. Okay?
Okay? Ito na mga kabadis. Yan, yung nasa ilalim, yun yung do. Yun yung minasa ko kanina, no? Tapos yan, yung binabalot ko, yan yung feeling. Yan yung feeling ng ginagawa ko. Nilalagyan ko ng nuts. Ng dragon nuts. At saka kung anong nuts meron kayong available. At saka kundol. Okay, yan. Binalot ko na. So, naayos ko muna dyan bago ko ilalagay dyan sa hulmahan. Ayan. Okay? Tingnan nyo. Ang ganda ng design. Pero kung malambot ang dough nyo at nilagay nyo sa oven dyan, mawawala yung ibang design. Magdi-disappear kasi masyadong malambot yung dough. Pero kung tama lang, ayan, makikita nyo yung design niya. O, diba? O, alam nyo na kung ano yan. Sige, comment lang kayo dyan sa baba. At para masagot natin and then titingnan natin kung ano maipapapremyo natin, ha? Pagkatapos mga buddies, ayan, nagbati ulit ako ng isang itlog para ilalagay ko dito sa ibabaw ng bawat hopia. O, alam niyo na. Ilalagay ko ng bawat isa dyan para, guess what? Para maging tingnan ko nga kung alam nyo bakit ko nilalagyan ng egg dyan. Okay, so hindi ko muna sasabihin kung bakit ano ang reason na nilalagyan ko yan ng egg na binati. Ayan, so ipapasok ko na to sa oven. Yung nakikita nyo na papel yan, parchment paper yan, para hindi dumikit sa baking pan. Ipapasok na sa oven ng 20 minutes. Tapos, ang degrees ay 175 lang. Kayang-kaya na yan ng 20 minutes. Jaran! Ayan na! O, diba? Wow! Sarap it, mangkunat! Jaran! O, tingnan nyo yung loob niya. Wow! Kitang-kita yung mga nuts. So, ayan o. Meron ako kasing nilagay dyan na almond nuts. And, woo, sarap. Almond nuts. Sarap. Tamang-tama lang ang tamis, mga buddies, para kay lola nyo kasi hindi pwedeng matamis. So, ginawa ko to para sa regalo ko dun sa aking bienan na magbo-birthday bukas. March 12. Okay. Tuloy nyo lang, ha? Oops! Alam nyo na kung ano yung ano ang reason bakit nilagyan ko ng egg. O, ayan o. Ang ganda ng kulay, diba? Nag-glaze at saka nag-brown yung ibabaw. Okay! So, mga friends, baka naman pwedeng humingi ng favor sa inyo. Pakiclick nyo naman na yung like at saka yung subscribe and share para naman madagdagan ang views ni lola nyo at mga subscribers. Thank you pala sa mga new subscribers ko, ah.